Araw ng Sabado, habang nagpapahinga itong si Tatay Mauricio sa kanyang kwarto, pumasok si Ismaila, ang kanyang bunsong kapatid na babae. Sabi nito na may naghahanap daw sa kanya sa labas. Kaya agad na lumabas si Tatay Mauricio ng kwarto. Paglabas niya, nakita niya ang dalawang tao na nakaupo sa sala nila. Hindi niya kilala ang mga ito at pansin niya doon sa isa, nakasuot ito ng kasuotan ng pare. Napakunot ang noo ni Tatay Mauricio habang nakatingin sa dalawa. Pilit niyang tinandaan kung sino at saan niya nakilala ang dalawang ito. Pero wala talaga. Hanggang sa tumayo na ang isa at lumapit kay Tatay Mauricio. "Tuy, hindi mo na ba ako nakilala? Kababata mo ako, si Zacarias." Biglang nagliwanag ang mukha ni Tatay Mauricio. Naalala na niya ang isang ito. Ito ang laging kalaro niya noon sa sinawahan, ang bukirin nila Papagoryo at Tatay Dadoy. Ang mga magulang ni Zacarias ay isa sa mga tauhan ni Papagoryo na siyang nangangalaga sa kanilang bukirin. Masaklap ang karanasan ng kaibigan niyang ito dahil naubos ang pamilya ni Zacarias nang atakihin ng mga amamatyag. Tanging siya lamang ang nakaligtas dahil ipinasok si Zacarias sa isang hukay na nasa ilalim ng kanilang bahay. Patay ang lahat na nakatira sa bahay nila, pati na ang kanyang dalawa pang kapatid. May naawa ng pare kay Padre Zacarias at dinala ito doon sa liti at pinag-aral. Ang huling balita ni Tatay Mauricio tungkol sa kanyang kaibigan, nasa seminaryo na ito ngayon. Hindi na niya nakilala ang kanyang kaibigan. Nag-iba na ang hitsura kasi nito. Ilang sandali, lumapit kagad si Tatay Mauricio at yumakap kay Padre Zacarias. "Kumusta ka na?" ang tanong agad niya sa kaibigan. Tumawa lang ito at agad na nagwinto. Masaya na rin si Tatay Mauricio dahil nagiging mabuti din ang buhay ni Padre Zacarias doon sa piling ng umampong pare. Ipinakilala din ito ang alalay na si Marco. Ito ang isa sa kanyang mga katulong at kasakasama. At habang kumakain, nagkwikwentuhan lamang ang magkakaibigan. Ang sabi ni Padre Zacarias na dito na siya madistino. Matagal na niya itong hinihiling at ngayon, napagbigyan din siya. At ang sabi pa din ng pare, na baka pwede doon muna sila Tatay Mauricio matutulog pansamantala ngayong gabi para makapagkwentuhan na rin sila. Isasama din nila ang dalawa pang kababata nila na si Insong at si Puldo. Kaya sa hapon din na yon, sumama na agad sina Tatay Mauricio, Insong at Puldo kay Padre Zacarias. Nasa sinawahan pa rin ito nakatira. Pero doon na sa gitna ng gubat. Ayaw muna nitong tumira doon sa simbahan dahil nandoon pa ang pare na kanyang papalitan. Mas pinili nito sa tahimik na lugar pansamantalang titira. Malayo ang lugar na ito doon sa bukirin nila Papagoryo. At makalipas ang isang oras na biyahe, narating na din nila ang lugar. Nasa gitna nga ito ng gubat. Hindi nila alam Tatay Mauricio na may bahay na pala na nakatayo dito sa gitna ng kagubatan. At ang sabi ni Padre Zacarias, mag-isang linggo na rin na dumating sila dito sa lugar ng sinawahan. Hindi naman kalakihan ang bahay, tatlong kwarto at may nakahiwalay na kusina. At pansin din ni Tatay Mauricio ang mga nakatanim na halaman na nakapalibot
sa bahay. Alam niya ang mga ito. Mga panguntra ang mga ito sa mga nilalang sa kadiliman, lalo na sa mga iba't ibang klaseng mga aswang. May isang maliit na kubo din sa gilid ng bahay nila Padre Zacarias at medyo nakapatong ito sa isang malaking putol na puno. Napakapresko ng lugar. May mga alagang manok at baboy din ang pare. Matapos makapaghapunan, nasa labas ng bahay sina Padre Zacarias, Tatay Mauricio, Puldo at Insong. Nasa maliit na kubo sila at nagiinuman ng tuba. Nagkwikwentuhan lamang ang mga ito at nagkumustahan. Hanggang sa pumasok na sa loob ng bahay sina Insong at Puldo. Naiwan sa labas sina Tatay Mauricio at Padre Zacarias. Nagiging seryoso na ang kanilang usapan. Sabi ni Padre Zacarias, "Toy, nabalitaan ko ang iyong pagiging antinggero. Alam ko din na may mga taglay ka at karga dahil ramdam ko ito ngayon. Alam kong hindi lingid sa iyo ang nangyari sa aking pamilya. Matagal ng panahon na gusto kong bumalik sa lugar na ito. Gusto kong maipaghiganti ang kamatayan ng aking mga magulang at ng aking mga kapatid. Bakit dito sa gubat na ito, pinili ko na manirahan? Dahil ayon sa aking abyan, nandito pa ang mga aswang na amamatsyag. Kaya hindi ako agad nakabisita sa inyo. Inuna ko munang halugugin ang gubat ng sinawahan. Naramdaman ko ang mga amamatsyag, pero hindi ko pa rin ito mahanap kung saan ang insaktong lugar ng mga ito." May kinuha si Padre Zacarias sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Tatay Mauricio. Laking gulat niya dahil ang ipinakita ni Padre Zacarias ay ang agimat ng limatok at ang agimat ng kwago. May mga ipinakita din itong mga medalyon sa kanya. Ngayon, alam na ni Tatay Mauricio kung bakit maraming mga halaman ang nakapalibot sa bahay ni Padre Zacarias na mga panguntra sa mga aswang. May mga kakayahan din ito. At ang sabi pa ng pare na hindi lamang mga amamatsyag ang nakatira sa gubat ng sinawahan. Marami pang mga nilalang ang naninirahan dito. Maligno, inkanto, anito, diwata, kapri, at marami pang iba. May mga naging kaibigan din na inkanto itong si Padre Zacarias dito sa gubat. Alam ko, Toy, na alam mo na kung ano ang mga nakatanim sa palibot ng aking bahay. Dahil sa isang linggo na paninirahan ko dito sa gubat, may mga nanggugulo sa akin. May mga umaligid na mga nilalang. Pero hindi pa niya alam kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito. Humingi din ng tulong ang pare kay Tatay Mauricio tungkol sa mga balak nito. Kinabukasan, pumunta ng simbahan si Padre Zacarias kasama sina Marco at Tatay Mauricio. Binisita ng pare ang kaibigan niya at papalitan niyang pare doon sa lugar. Pagkatapos, dumaan muna sila ng merkado at bumili ng mga makakain nila para bukas. At habang naglalakad, sabi ni Tatay Mauricio, "Padre, naramdaman mo ba na may nakasunod sa atin? At hindi ito normal na tao." Napatigil sa paglalakad ang pare at nakikiramdam. Tama nga si Tatay Mauricio. May naramdaman na din siyang kakaibang nilalang. Lumingon-lingon sa paligid si Padre Zacarias. Sabi ni Tatay Mauricio, "Padre, tara na. Hindi pa natin mahanap ang nilalang na yan dahil sa dami ng tao dito sa lugar." Pagdating nila doon sa sasakyan ni Padre Zacarias, nag-uusal kaagad ang dalawa
ng mga orasyon ng pampalinaw. Ramdam pa rin kasi nila ang presensya ng mga nilalang. At pagkatapos, nakita na agad ng dalawa kung saan ang mga ito. Nasa tapat ito ng tindahan na nasa unahan ng kanilang sasakyan. Apat na katao ang nakikita nila doon at titig na titig ang mga ito sa kanila. Nasa unahan sila, Toy, ang sabi ng pare. Sagot ni Tatay Mauricio, mga aswang ang mga yan, padre. Marco, umalis na tayo. Tingnan natin kung susunod pa rin ang mga yan. Kaya agad na pinaandar nitong si Marco ang sasakyan at umalis na sila ng lungsod. Habang binabaybay nila ang kalsada papunta doon sa gubat, nakikiramdam lang ang dalawa na wala na ang mga naramdaman nilang nilalang kanina. Pagdating nila ng bahay, sabi ni Tatay Mauricio, Insong, Marco, samahan niyo muna ako. May kukunin tayo doon sa tabi ng ilog. Agad na umalis ang tatlo at mabibilis ang mga hakbang papunta doon sa tabi ng ilog, doon sa mga kawayanan. Hinahanap nila kung saan ang bagakay. Tanong ni Insong, bakit, Toy? May mga aswang ba? Kaya sagot ni Tatay Mauricio, oo, Insong. Sinusundan kami kanina doon sa lungsod. Alam kong kami talaga ang pakay ng mga aswang na yon. Kaya kailangan natin na maghanda. Ilang sandali, nang mahanap na nila ang pakay, agad na kumuha ang mga ito. Pagkatapos, nagmamadali ng umuwi. Pero palabas pa lamang sila ng kawayanan, agad na naramdaman ni Tatay Mauricio na may mga nilalang sa paligid. May mga aswang ang umaaligid sa kanila. Ilang sandali nang mahanap na nila ang pakay, agad na kumuha ang mga ito. Pagkatapos, nagmamadali ng umuwi. Pero palabas pa lamang sila ng kawayanan, agad na naramdaman ni Tatay Mauricio na may mga nilalang sa paligid. Sabi ni Tatay Mauricio, sinusundan talaga tayo ng mga ito. Marco, mauna ka na. Dalhin mo agad itong mga nakuha natin. Alam na ni Padre Zacarias ang mga gagawin. Humanda ka na, Insong. Ang ginawa ni Marco, agad na kinuha ang mga nakuha nila binit-bit at mabilis na naglalakad pauwi. Pero nakailang hakbang lamang ito, agad din na napatigil. Dahil may nakita itong tatlong tao ang nakaupo sa ilalim ng isang puno doon sa unahan. Pero ilang sandali, biglang nagpulasan ang mga ito at nawala sa paligid. At nakita ng tatlo ang papalapit na sina Padre Zacarias at Bubong, ang isa pang alalay ng pare. Kaya pala nagpulasan ang mga aswang. Tara na, Toy. Marco, dalhin na natin ang mga yan. Paggabi na, ramdam kong babalik pa ang mga aswang na yon. Sinusundan talaga tayo, Toy, ng mga aswang na yon. Oo nga, Padre. Ang ipinagtataka ko, bakit biglang sumulpot ang mga yon? Akala ko mga amamatyag lang ang makakalaban natin. Ang sabi ni Padre Zacarias, ilang araw na may nagpaparamdam sa kanila na mga aswang. Pero simula nang dumating si Tatay Mauricio, lalong nagiging agresibo ang mga ito. Nang makarating na sila ng bahay, agad na inilagay nila ang mga nakuhang bagakay sa palibot nito. Habang nasa sala, nag-uusap si Tatay Mauricio at Padre Zacarias. Bukas na bukas din
pupuntahan nila ang kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng ilog. Sa kahabaan ng kanilang tulog, napabalikwas si Tatay Mauricio. Nag-iinit kasi ang kanyang agimat ng pangil ng kidlat. Alam na niya ang ibig sabihin nito. May mga umaaligid na kampon ng kadiliman. Kaya ang ginawa ni Tatay Mauricio, dahan-dahan na bumangon siya at naglakad papunta doon sa bandang bintana. Sinilip niya ang maliit na butas doon. Maliwanag ang buwan. Kaya kung may mga nilalang sa paligid, maaninag niya ito. Sinipat-sipat ni Tatay Mauricio ang labas. At ilang sandali, may mga anino siyang nakikita doon sa may kakahuyan. Alam ni Tatay Mauricio na mga aswang ang mga ito. Nang mapalingon siya dahil nakita niyang naglalakad din si Padre Zacarias galing doon sa kwarto papunta sa kanya. Padre, naramdaman mo din pala sila. Oo, Toy. Hindi talaga titigil ang mga yan. May kinuha na malaking krus ang pari at may pinindot ito at lumabas ang matalas na bagay. Ito ay gawa sa tanso at sa isang bulalakaw, Toy. Bigay pa ito ng isa kong kaibigan na Albularyo Salite. Lalabas tayo. Tingnan natin kung saan ang tapang ng mga aswang na yan. Masyadong makukulit na ang mga ito. Kaya agad na sumunod din si Tatay Mauricio kay Padre Zacarias. Lumabas na ang dalawa. Pagkalabas nila, agad naman na nagpulasan ang mga nilalang papunta doon sa kabilang kakahuyan. Naglalakad na ang dalawa papunta doon sa kakahuyan. Kinarga na din ni Tatay Mauricio ang kanyang mga agimat, pati na si Padre Zacarias. Nang malapit na sila doon, biglang napatalon paatras ang dalawa nang may mga kamay na galing sa lupa ang pilit na inabot ang kanilang mga paa. Sigaw ni Padre Zacarias, "Mga ama matyagtoy!" Humanda na agad ang dalawa. Nang biglang bumagsak ang limang mga aswang sa kanilang harapan galing doon sa itaas ng puno ng kahoy at agad na nakapalibot sa kanila ang mga ama matyag. Ilang sandali, unti-unting lumapit ang isang aswang sa kanila at ang sabi nito, "Ano ang kailangan nyo sa lugar na ito? Amin ang gubat ng sinawahan. Umalis na kayo kung ayaw nyong magiging pagkain ng aming angkan." Napatulala itong si Padre Zacarias dahil kahit na sa tagal ng panahon at kahit nag-anyong aswang ang kanilang kaharap, nakilala pa rin ito ni Padre Zacarias dahil sa tato nito sa braso at ang kwintas na suot ng aswang. Hindi makapaniwala ang pare. Ito ang kanyang Tito Raul, pinsan at malapit na kamag-anak ng kanyang mga magulang. At lagi itong nagpupunta sa kanila at minsan doon din makikitulog. Hindi siya nagkamali dahil tandang-tanda pa niya ang kwintas na ito dahil ang kanyang ama ang nagbigay nito sa kanyang Tito Raul. Napapatras ang pare. Ano ang ibig sabihin nito? Napansin naman yon ni Tatay Mauricio. Sabi nito, "Padre, bakit?" Nakatulala lang ito habang nakatitig sa aswang. Si Tatay Mauricio na ang sumagot, "Hindi nyo pamamayari ang gubat. Kayo ang umalis kung ayaw nyong masaktan." Handa na si Tatay Mauricio para sugurin ang mga aswang. Pero naramdaman niya ang paghawak ni Padre Zacarias sa kanyang braso.
Huwag to'y. Huwag muna. Umaalulong ang mga aswang at agad na nagpulasan ang mga ito papalayo. Tara na to'y. Babalik na tayo sa loob ng bahay. Nagtataka man si Tatay Mauricio, pero agad din itong sumunod sa pare. Nang makapasok na sila, umupo sa sala si Padre Zacarias. At ang sabi nito, "Toy, nakilala ko kung sino ang aswang na lumapit sa atin kanina." Napatingin si Tatay Mauricio sa mukha ng pare. Totoo ba ang sinasabi nito? "Kilala ko ang isang yun, Toy. Dahil halos araw-araw kasama namin siya sa bukid. At kasakasama siya ng aking ama sa pagtatrabaho sa lupain ni Papa Gurio, ang iyong ama. Siya si Tito Raul, ang pinsan ng aking ama. Kilala mo din siya, di ba?" Parang bumalik ang mga alaala ni Tatay Mauricio. Pilit niyang inaalala ang hitsura ni Tito Raul. Dahil kapag pupunta si Papa Gurio sa kanilang bukirin, minsan ay isasama din siya. Kaya nakilala din niya at nakita itong sinasabi ni Padre Zacarias na Tito Raul. May nakita nga siyang tato na tulad kay Tito Raul. Pero ang tanong, bakit nagiging aswang ito? Buti na lang, hindi na nakilala ng aswang ang pare. Malaki na din kasi ang ipinagbago ng hitsura nito. Sabi uli ni Padre Zacarias, "Kailangan na makausap ko si Tito Raul, Toy. Marami akong itatanong sa kanya." Naintindihan ni Tatay Mauricio ang kanyang kaibigan. Hindi madali ang paglimot sa kanyang masalimuot na nakaraan. Buo na ang pasya nila. Bukas na bukas din, pupuntahan nila ang kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng ilog. Pero sa gabing yun, hindi nakatulog si Padre Zacarias. Palaisipan sa kanya ang kanyang nakikita kanina. Sana walang kinalaman ang kanyang Tito Raul sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Dahil hinding-hindi niya ito mapapatawad. Patawarin siya ng Panginoon. Uubusin niya ang lahi ng mga aswang. Kinabukasan, maagang gumising ang grupo. Maagang inihanda nila ang mga gamit sa lakad nila ngayon. Tatlo lamang sila napupunta doon sa kabilang bahagi ng gubat. Si Tatay Mauricio, Padre Zacarias at Bubong. Maiiwan naman at magbabantay sa bahay sina Marco, Insong at Poldo. Makalipas ang isang oras, umalis na ang tatlo. Dala ni Padre Zacarias ang krus na balisong at isang mahabang karit na may pormang krus sa dulo. Gawa din ito sa tanso. Habang si Bubong dala ang ripli nito at itak. May mga suot din na kwintas ang tatlo pangontra sa mga engkanto. Alam nilang pugad din ang gubat ng sinawahan ng iba't ibang klaseng engkanto at ibang nilalang. Ilang sandali, naglalakad na ang tatlo. Sinusuot na nila ang kakahuyan. Ramdam na nila ang mga engkanto na naninirahan sa gubat. At makalipas ang dalawang oras na paglalakad, may napansin si Tatay Mauricio na limang katao ang nanguha ng kahoy doon sa unahan, sa tabi ng pangpang. Kita na nila ito kahit medyo may kalayuan pa. Pero agad na naramdaman nila na hindi mga ordinaryong tao ang mga ito. Mga aswang ang kanilang nakikita. May napansin si Tatay Mauricio na limang katao
ang nangunguha ng kahoy doon sa unahan, sa tabi ng pangpang. Kita na nila ito kahit medyo may kalayuan pa. Pero agad na naramdaman nila na hindi mga ordinaryong tao ang mga ito. Sabi ni Padre Zacarias, mga aswang, pero hindi mga amamatsyag ang mga yan. Sabi ni Tatay Mauricio, ano ang gagawin natin, Padre? Kaya sagot ng pare, huhulihin natin ang isa sa mga yan. Gusto kong makausap si Tito Raul. Kaya dahan-dahan at maingat na lumapit ang tatlo doon sa kakahuyan habang abala ang mga aswang sa mga ginagawa nito. Hindi sila napansin ng mga ito kaya malayang nakalapit ang tatlo doon sa lima. At nagulat na lang ang mga ito nang maramdaman ang presensya nila. Napatalon kaagad ang mga ito at napatras. Pero nakaharang na si Tatay Mauricio sa lima. Sabi niya, tumigil na kayo. Hindi yung masasaktan. Gusto lang naming kausapin kayo. Pero tumitig lang sa kanila nang napakatalim at humanda na sa pag-atake ang limang mga aswang. Dahan-dahan na lumapit si Padre Zacarias sa lima at ang sabi ng pare, hindi kami makipag-away sa inyo at siguro ay naramdaman ninyo ang aming mga karga. Wala kayong laban sa amin. Pero umaangi lang ang mga ito at ilang sandali, tumalon kaagad ang lima papunta doon sa damuhan at mabilis na tumatakbo papalayo. Pero naunahan na ito ni Tatay Mauricio. Nakaharang na ito doon sa damuhan at binigyan ng isang sapak sa tiyan at panga ang isa. Tumba agad ito sa lupa. Pagkatapos, inabot niya ng sipa ang isa pa at suntok sa batok naman doon sa isa. Nakatalo naman doon sa batuhan ang dalawa pang natira. Pero inabot na ito ng hampas ng karet ng pare. Tinamaan ito sa paa. Pagkatapos, hinila niya ito. Bumagsak ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Tinamaan naman ng rifle ni Bubong ang isa pang aswang. Pero hindi ito napuruhan. Kaya nakatalon pa ito doon sa kabilang mga kakahuyan. Pero mas mabilis si Tatay Mauricio. Naabutan niya agad ang aswang at mabilis na sinipa niya ito sa likod at sinuntok sa ulo. Tumimbuwang kaagad ito sa lupa at gumulong doon sa damuhan. Namimilipit sa sakit ang mga ito. Nagmamakaawa na ang mga aswang. May mga itinatanong si Padre Zacarias sa limang mga aswang tungkol ito sa kanyang Tito Raul kung kilala ba ng mga aswang ang pangalan na ito. Nakita nilang gulat na gulat ang limang mga aswang pagkarinig nila sa pangalang Raul at tumitig ang mga ito sa kanila. Alam nilang kilala nga ng mga aswang na ito si Tito Raul. Bakit kilala mo ang aming pinuno? Ang tanong ng isang aswang. Nagulat ang pare sa kanyang narinig. Pinuno ng mga aswang si Tito Raul. Ilang sandali, pinakawala nila ang tatlo sa mga ito at ginawang biyag ang dalawa. Gustong makausap namin ang pinuno ninyo ngayon din. Sabihin nyo na maghihintay kami dito. Kapag ayaw ng pinuno ninyo, kamatayan ng dalawa nyong kasama. Pagkatapos, nagmamadaling umalis na ang tatlong mga aswang. Iginapos naman nila ang dalawang aswang na natira. May ipinahid si Padre Zacarias
sa sentido ng dalawa at agad na nawalan ito ng malay. Toy, kailangan na gumawa natin ng mga pambakod at pangharang. Hindi dapat na magpabaya sa mga aswang ngayon. Kaya pagkatapos na maigapos ang dalawang mga aswang doon sa puno, agad na kinuha ng tatlo ang mga dadadala nilang kagamitan. May mga binulbod si Natatay Mauricio at Padre Zacarias sa palibot nila at may mga ibinaon din silang mga buto ng kahoy sa paligid. Nang matapos na gawin nila ito, nag-uusal na sila ng mga orasyon. Makalipas ang mahigit isang oras, nakita na nilang may mga paparating na mga nilalang. Malayo pa ang mga ito, pero ramdam na nila na mga aswang ang mga paparating. At habang papalapit ang mga ito, nakilala agad ni Padre Zacarias ang isa sa kanila, ang kanyang Tito Raul. Sa tingin nila, humigit kumulang 20 mga aswang ang paparating. Kaya humanda na din ang tatlo. Inihanda na din ni Tatay Mauricio ang dalang itak na gawa sa tanso, pati sina Padre Zacarias at Bubong. Ay humanda na din ang dalawa. Nang makalapit na ang mga ito, mapapansin mo agad na hindi ito mga normal na tao. Parang hindi mapakali ang mga ito. Panay ang kamot sa katawan. May mga tutuwad, tatayo at tutuwad uli. Kakaiba din ang mga mata ng mga nilalang na ito. Hindi ito makatitig ng matagal sa kanila. At amoy na din nila ang kakaibang baho ng mga ito. Tinitigan ni Padre Zacarias ang kanyang Tito Raul. Tandang-tanda na niya ang hitsura nito dahil hindi pa ito nag-anyong aswang. Pagkalapit nito sa kanila, agad na sabi nito, "Kunin na namin ang dalawa namin kasama at makakalabas kayo sa gubat na ito ng buhay." Walang kagatol-gatol na sabi ni Tito Raul ang sagot ni Padre Zacarias, "Pakawalan namin ang dalawang yan. May mga itatanong lang ako sa'yo at kailangan mo na sumagot ng maayos." Pero parang walang narinig ito sa sinabi ni Padre Zacarias. Bagkos, inutusan pa nito ang apat na tauhan na kalagan ang dalawang aswang na nakagapos doon sa puno. Mabilis na naglakad ang apat papunta doon sa puno kung saan iginapos nila ang dalawang aswang. Kaya humarang kaagad si Tatay Mauricio doon sa apat na aswang. Ang sabi nito, "Isang hakbang pa at makakatikim na kayo." Dito na nila nakita na biglang nagbago ang mukha ng Tito Raul ng pare. Tumitig ito sa kanila at nagpapahiwatig ng galit sa mukha. Pati ang ibang mga aswang, unti-unting nagbago na din ang hitsura ng mga ito. Lumabas ang mga mahahabang pangil at kuko. Humaba ang uso at handa ng umatake. Tumingin si Tatay Mauricio kay Padre Zacarias at naghihintay ng hudyat para umatake. Pati si Bubong, nakatutok na ang rifle nito sa mga kalaban. Lumabas ang mga mahahabang pangil at kuko. Humaba ang uso at handa ng umatake. Tumingin si Tatay Mauricio kay Padre Zacarias at naghihintay ng hudyat para umatake. Pati si Bubong, nakatutok na ang rifle nito sa mga kalaban. Nang suminyas itong si Tito Raul, mabilis na nagsitalunan ang mga kasama nitong mga aswang papunta sa kanila. Agad naman na inatake ni Tatay Mauricio ang apat na nasa kanyang harapan.
pinaputok ko na din ni Bubong ang mga papasugod na mga aswang. Tinamaan niya ang ilan sa mga ito. Pero mabibilis din ang mga aswang. Muntik nang tamaan si Bubong ng kalmot ng mga ito. Kaya napapatras si Bubong at napasandal doon sa may puno ng kahoy. Agad niyang binaril ang isang nakalapit sa kanya. Nang tamaan ito sa ulo, agad itong umaangil at nangingisay. Mabilis na din na umatake si Tatay Mauricio sa mga paparating na mga aswang. Hanggang sa sumigaw na itong si Padre Zacarias. Tumigil kayo, Tito Raul. Patigilin mo ang iyong mga kasamahan. Gusto kitang makausap. Biglang itinaas ni Tito Raul ang kanyang kanang kamay. Hudyat ito na tumigil sa pag-atake ang kanyang mga kasamahan ng mga aswang. Pagkatapos, umangil ito ng napakalakas. Ang sabi nito kay Padre Zacarias, "Sino ka? Bakit mo ako kilala?" At tumitig ito ng napakatalim kay Padre Zacarias. Nakipagtitigan na din ang pare. "Hindi mo na ba ako natandaan, Tito Raul? Ako si Zacarias. Ako ang anak ng pinatay ng mga aswang." Napapatras itong si Tito Raul sa narinig at parang hindi ito makapaniwala. Hindi ito makapaniwala na buhay pa ang kanyang pamangkin. Hanggang sa nakita nilang unti-unting nagpalit ito ng anyo. Nagbalik ito sa pagiging tao. At nakita nila na may dumadaloy na mga luha sa mga mata nito. "Zacarias, buhay ka. Ang buong akala ko sa loob ng ilang taon ay kasama ka sa mga napatay ng mga tiktik na aswang." Lumapit ito sa kanila habang patuloy ang pagdaloy ng luha nito. Agad na inihanda ni Padre Zacarias ang dalang karit. "Ano ang kinalaman mo sa kamatayan ng aking mga magulang, Tito Raul? At ano ang ibig sabihin nito, isa kang aswang?" Tumigil sa paglalakad itong si Tito Raul. Huminga ng malalim bago sumagot. "Matagal na ang panahon nang makapag-asawa ako ng lahi ng mga aswang, Zacarias. Simula noon, dahan-dahan na akong niyayanggaw hanggang sa tuluyan na akong nagiging aswang. Noong mga panahon na kasama ko kayo sa bahay, nagsisimula ng lumukob sa aking katawan ang pagiging aswang. Pero hindi ko ito pinagsisihan dahil mahal na mahal ko ang aking asawa at kahit na isa akong aswang at naging pinuno ng mga ito, pinairal ko pa rin ang pagiging makatao. Hindi kami namimiktima at kumakain ng mga tao. At isa pa, Zacarias, wala akong kinalaman sa pagkamatay nila tatang at nanang, pati na sa mga kapatid mo. Ang pumatay sa mga magulang mo at kapatid ay galing sa lahi ng mga tiktik na naninirahan sa kabilang bahagi ng gubat na ito. Sinubukan namin noon na ipaghiganti si Tatang, kayo. Pero bigo kami dahil sa mga panahon na yon, malakas ang puwersa ng mga tiktik. Namatayan kami ng 4 na kasamahan ilang araw na ang nakaraan. Kaya sinalakay namin ang iyong kubo sa buong pag-aakala na kayo ang may gawa. Pero sa tingin ko ngayon, nagkakamali kami. Ang mga tiktik ang may gawa nito.
matagal na din ang alita ng mga busaw at ng mga tiktik na aswang. Dahil ang gusto nila, sila ang maghari dito sa gubat ng sinawahan. Sumagot si Padre Zacarias. Tito Raul, maaari mo bang sabihin kung saan ang kinaroroonan ng mga tiktik? Kung plano mong gumanti sa kanila, Zacarias, imposible yon. Alam ko at ramdam ko na may mga kakayahan at may mga karga kayo, lalo na ikaw. Sabay tingin kay Tatay Mauricio. Pero napakarami ng mga tiktik. Mahihirapan lang kayo. Pero ito na siguro ang tamang pagkakataon. Sumama kayo sa amin, Zacarias. Tutulong ang buong angkan namin sa inyo. Matagal na din ang panahon na nais kong maipaghiganti ang kamatayan nila Tatang at Nanang, ang mga magulang mo. Kapag magkakasama tayo, matatalo natin ang mga tiktik. Nag-isip muna si Padre Zacarias bago sumagot. Sa tingin niya, totoo itong kanyang Tito Raul sa mga pinagsasabi. Nakita niya sa mga mata nito ang tuwa nang makilala siya. Sabi ni Padre Zacarias, "Toy, Bubong, sumama tayo sa kanila. Ito na ang aking hinihintay na tamang pagkakataon." Pumayag naman si Tatay Mauricio. Sa tingin niya, totoo itong si Tito Raul sa mga sinasabi nito. At ang sabi naman ni Bubong, "Padre, paano na itong mga napatay natin na mga aswang?" Si Tito Raul na ang sumagot. "Biktima lamang sila ng maling akala. Wala na tayong magagawa pa." At pinasan ito ng kanyang mga kasamahan at mabilis na naglalakad pauwi sa kanilang mga kubo, habang nakasunod naman sina Padre Zacarias. Ilang minutong paglalakad, narating na nila ang lugar nila Tito Raul. Nasa gilid ito ng pangpang. Nakatayo ang mga kubo nito sa batuhan at ang iba nasa itaas naman ng mga puno ng kahoy. Marami din ang mga kubo na nakatayo dito sa pangpang. Malaki din pala ang angkan ng mga aswang na busaw. Nakita na din nila ang paglabas ng mga aswang sa kanilang mga kubo. Agad na itinago nila Padre Zacarias, Tatay Mauricio at Bubong ang kanilang mga karga na mga pangunta. Baka hindi makakalapit sa kanila ang ibang mga busaw at maiilang ang mga ito sa kanila. Dumiritso sila doon sa pinakamalaking kubo, ang kubo nila Tito Raul. Nakita na din nila ang paglabas ng mga aswang sa kani-kanilang mga kubo. Agad na itinago nila Padre Zacarias, Tatay Mauricio at Bubong ang mga karga na mga panguntra. Baka hindi makakalapit sa kanila ang ibang mga busaw. Dumiritso sila doon sa pinakamalaking kubo, ang kubo nila Tito Raul. Ipinakilala ni Tito Raul sa buong angkan ng mga busaw sina Tatay Mauricio, Bubong at Padre Zacarias. Pagkatapos, pinag-usapan na nila ang gagawing pagsalakay sa mga tiktik. Ang sabi ni Tito Raul, malaki ang angkan ng mga tiktik at naghari ito sa kabilang bahagi ng gubat ng sinawahan. Gusto din ni Tito Raul na muling matahimik itong kagubatan na ito. Pati ang ibang klaseng nilalang na nakatira sa gubat tulad ng mga engkanto, espiritu ay napipiste na rin sa mga ginagawa ng mga aswang na tiktik. Umaatake na din ang mga ito sa kalapit lugar ng sinawahan. Kaya
Kailangan na talaga natapusin ang grupo ng mga ito. May mga ginawa din ng mga matutulis na kawayan sina Tatay Mauricio at Bubong. Pagkatapos, may mga itinali na tila sina Tatay Mauricio sa mga kawayan para kaya itong hawakan ng mga busaw. Ang sabi ni Tatay Mauricio, kahit daplis lang sa tama ng kawayan na ito, lubhang masasaktan ang mga tiktik na aswang. Kinahapunan, humanda na ang lahat. Buong pwersa na salakayin na nila ang lugar ng mga tiktik. Naghahati sila ng dalawang grupo. Dumaan ang isang grupo na pinamumunuan ni Padre Zacarias at Tito Raul sa kaliwang bahagi ng gubat kasama ng mahigit 40 mga busaw. Habang sa kabilang bahagi naman, kasama nila Tatay Mauricio at Bubong ang 50 membro ng mga busaw na aswang. At makalipas ang 2 oras, tumigil na sa paglalakad sina Tatay Mauricio. Malapit na sila sa lugar na sinasabi na lugar ng mga tiktik. Dumistansya pa sila dahil maaring agad na maramdaman sila ng mga tiktik. Sila Tatay Mauricio ang aatake sa harapan at sina Padre Zacarias ang bahala sa likuran. Sandaling nag-uusal na ng mga orasyon si Tatay Mauricio, mga orasyon na pampalinaw. At ilang sandali, naramdaman na niya ang kinaroroonan ng mga tiktik. Sabi ni Tatay Mauricio, "Bubong, humanda na kayo. Aatakihin na natin ang mga tiktik habang hindi pa nila alam ang ating mga presensya." Agad na humanda ang mga busaw. Hawak ng ilan sa mga ito ang mga matutulis na kawayan, habang si Bubong inihanda na din ang itak at ang rifle nito. Ganon din sina Padre Zacarias, nakahanda ng mga ito sa likurang bahagi ng lungga ng mga tiktik. Naghihintay lamang ang grupo nila sa gagawing pag-atake nila Tatay Mauricio bago sila gagawa ng anumang hakbang. Makalipas ang ilang minuto, suminyas na si Tatay Mauricio. Kaya mabilis nang tumakbo ang mga busaw. Papasugod ang mga ito doon sa mga tiktik. Ang iba sa kanila, mabilis na tumalon-talon sa itaas ng mga puno. Tumakbo na din sina Tatay Mauricio at Bubong. Ramdam na ng dalawa ang presensya ng mga tiktik. Gamit na din ni Tatay Mauricio ang agimat ng saging at ang agimat ng Kristo. Nabulabog ang mga tiktik sa ginawang bigla ang pag-atake nila Tatay Mauricio. Nagsitalunan ang mga ito galing sa batuhan at sa itaas ng mga puno ng kahoy. Hindi nila alam kung saan galing ang mga kalaban. Mabilis na inatake ng mga busaw ang mga tiktik. Tinutusok ang mga ito sa dala nilang mga matutulis na kawayan, pinagkakalmot at pinagkakagat. Pati sina Tatay Mauricio at Bubong, pinagbabaril na ni Bubong ang bawat mamataan na mga tiktik at pinagtataga ni Tatay Mauricio ang mga ito sa hawak na itak na gawa sa tanso. Dahil hindi nakapaghanda ang mga tiktik, agad na napapatay ang mga ito nila Tatay Mauricio. Lumalaban naman ang ilan sa kanila. May mga napatay din na mga busaw. Pero nang sumalakay na sina Padre Zacarias, unti-unting nauubos na ang lahat ng mga tiktik. Bawat tamaan ng karit ni Padre Zacarias, maririnig nila ang sigawan ng mga ito, mga angil at mga alulong. Putol ang liig, kamay at maraming sugat sa katawan nang bumagsak ang mga tiktik sa lupa. Nagkakalmutan naman sa itaas ng mga puno ang mga busaw at tiktik. Grabe ang ingay ng mga angil at alulong ng mga kapwa aswang. Nang biglang napatakbo si Tatay Mauricio nang makita si Bubong na pinagtutulungan na ng 4 na mga tiktik.
Nasusugatan na din ito at nabitiwan ang hawak na baril. Napasandal ito doon sa puno ng kahoy. Ang ginawa ni Tatay Mauricio, mabilis na inatake ang mga tiktik. Sinapak niya ang isa sa panga gamit ang agimat ng Kristo. Tumba ka agad ito. Sinundan pa ito ng mga taga ni Tatay Mauricio sa ulo. Umaangil agad ito at namatay. Pinagtataga pa niya ang tatlong mga tiktik hanggang sa bumulagta na din ang mga ito sa lupa. At makalipas lamang ang mahigit 2 oras na bakbakan, patay na ang mga tiktik. May mga ilan ang nakatakas, pero lubhang nasusugatan ang mga ito. Habang si Padre Zacarias, nililibot niya ang nagkalat ng mga katawan ng mga aswang na tiktik na nakandusay sa lupa. At kapag nakakita siya ng gumagalaw, pinagtatagpas ang mga ito sa hawak na karit. Ang mga nilalang na ito ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa loob ng ilang taon, naipaghiganti na din niya ang mga ito. Nang matiyak na partay ng lahat ng mga tiktik sa paligid, sinunog nila ang lahat ng mga bangkay, pati na ang tirahan ng mga ito. Pagkatapos, umalis na ang grupo nila sa lugar. Pasan ng mga busaw ang ilan sa mga kasama nila na namatay, ang ilan na nagbuwis ng buhay. Ngayon, tiyak na ni Tito Raul na muling matatahimik na ang kanilang angkan at ang bundok ng sinawahan. Pati si Padre Zacarias, matatahimik na din ito at maipagpatuloy na ang pagsisilbi sa simbahan. Makalipas ang ilang linggo, nagpalipat din agad itong si Padre Zacarias. Nagpapaalam na ito kay Papa Gurio at nagpapasalamat sa kaibigang kababata na si Tatay Mauricio. Simulan na po natin ang ating kwento. Masaya ang magkakaibigan na Jose, Dominic, Salva, Lito, Ronron at kasama nila itong si Tatay Makmak. Papasakay na sila ng barko papunta ng Claridel, Mindanao. Kapistahan kasi ng lugar ng Clarin kung saan nandoon nakatira ang kapatid nitong si Tatay Makmak. Iniimbitahan kasi sila ng mga ito at sabik na sabik ang mga ito dahil ilang taon na din na hindi sila nakabisita doon sa lugar, lalo na ang mga anak ni Tatay Makmak na sina Ronron at Dominic. Dahil unang bisis nila ang pagpunta ngayon sa lugar ng kanyang tiyuhin na si Tiyo Oscar. Nang makapwisto na ang mga ito sa loob ng barko, biglang napatayo itong si Tatay Makmak at itong si Ronron. Takang-taka ang mga ito sa kanilang naramdaman. Itong si Tatay Makmak, kilala ito bilang isang albularyo sa lugar ng Ulabe. At pati na rin itong si Ronron, may mga kaalaman ang mga ito sa mga dasal, orasyon at mga buhay na salita. Bukod pa sa mga hawak na agimat, bukod sa kanilang dalawa, itong si Lito ay may mga taglay din itong agimat. Pamangkin ito ni Tatay Makmak at pinsa nila ni Ronron at Dominic. Isa din itong pulis at nagbakasyon lamang sa kanyang trabaho para makasama sa kanila. Namiss na din itong si Lito ang tiyuhin na si Tiyo Oscar. Ang kapatid naman ni Ronron na si Dominic, hindi man ito masyadong nahilig sa mga agimat, ngunit may mga kaalaman din ito kaunti sa mga orasyon. Kaya agad nilang naramdaman na may kakaibang puwersa ng kadiliman ang nasa paligid. Agad na dumungaw sa labas ng barko sina Tatay Makmak at Ronron. Sumunod na din agad itong si Lito at Dominic. At nakita nila doon
ang mahigit sa 10 mga katao ang papaakyat na ng barko. Agad nilang napansin ang kakaibang hitsura ng mga ito. Alam na nila na mga aswang ang papaakyat ng barkong sinasakyan nila. Ang iniisip ngayon ni Tatay Makmak kung saan papunta ang mga halimaw na ito. Ngayon, kailangan na nilang mag-iingat para sa kaligtasan ng mga kasama nilang mga pasahero. Dahil kasabay nila sa barkong ito ang mga aswang. Pinakiramdaman nila ang mga ito hanggang sa tuluyang makasakay na ang mga aswang doon sa itaas. Dumiritso ang mga ito sa pangalawang palapag at doon pumuwisto. Kaya nakapagpasya si Tatay Makmak na lumipat na doon sa itaas para makapagmanman sila ng mabuti sa mga aswang na ito. Makalipas ang ilang minuto, umalis na ang barko at naglalayag na ito papunta doon sa lugar ng Mindanao. Kita nila ang mga aswang na parang hindi mapakali ang ilan sa mga ito at kamot ng kamot sa buong katawan. At ang iba naman, palakad-lakad ang mga ito doon sa hulwi ng barko. Nagtataka na sina Salva at Jose. Tanong ng tanong na ang mga ito kina Ronron, Dominic at Lito. Kaya sinabi na ni Ronron sa kanilang dalawang pinsan kung bakit sila lumipat sa ikalawang palapag at kung bakit minanmanan nila ang mga kalalakihan na kasama nilang pasahero sa barkong iyon. Hindi makapaniwala ang dalawa. Mukhang sinadya talaga ng pagkakataon na magkasabay ang dalawang grupo sa iisang barko. Grupo ng mga aswang at ang grupo ng mga antinggero at albularyo. Lumipas ang mga oras, bumababa sa ikalawang palapag ng barko ang anim na mga aswang. Kaya inutusan ni Tatay Makmak sina Lito at Dominic na sundan ang mga ito sa baba. Dito lang kayo, Jose, Salva, at humanda na rin kayo, Ronron. Mukhang may binabalak ang mga ito na masama. Nagpalingon-lingon sa buong paligid sina Tatay Makmak at Ronron. Karamihan sa mga tao doon tulog na at ang ilan naman nando doon sa hulihang bahagi ng barko may nagkakapi at naninigarilyo. Nang tumayo na ang tatlo sa mga ito at papunta doon sa bridge ng barko kung saan nando doon ang kapitan, mabilis na din na tumayo sina Tatay Makmak at Ronron. Mukhang hindi na ito maganda, Ronron. Tara na, sundan na natin ang tatlong iyon. Wika nitong si Tatay Makmak. Pero hindi pa sila nakarating doon sa pinakaunahan ng barko. Biglang nagkagulo ang mga pasahero doon sa hulihan. Nang mapalingon sina Ronron at Tatay Makmak, inatake na pala ng mga aswang ang mga tao doon sa hulihan ng barko. Pinagkakagat at pinagkakalmot. Kaya sabi ni Tatay Makmak, "Ronron, ikaw na ang bahala muna sa mga aswang doon sa hulihan." Agad na bumira ng takbo itong si Ronron habang si Tatay Makmak pumasok ito doon sa unahang bahagi ng barko dahil inatake na din ng tatlong mga aswang ang mga nagmamaniobrada ng barko. Mga tripulante ng nakajuti ang mga inatake ng mga aswang. Habang sa baba, nagsimulang umatake na din ang mga aswang na nandoon. Inatake ng mga ito ang mga personil ng barko na nakatalaga doon. Nagising na ang mga pasahero at nagkagulo na ang mga ito. Dahil sa takot sa kanilang nakikita, nagunahan ng takbo ang mga pasahero para makatakas sa mga mabangis na mga aswang. Mayroong bababa ng unang palapag, mayroon ding pumunta sa pinakamataas na bahagi ng barko. Matapos na maikarga ang agimat ng Kristo at madasalan, inatake nitong si Ronron ang isang aswang na kinubawa na ang isang batang pasahero. Habang ang ina nito nakabulagta na at wala ng buhay doon sa sahig. May mga kagat ito sa liig at balikat. Hinablot ni Ronron ang aswang at binitbit ito. Pagkatapos,
inihagis niya ito sa sahig. Matapos na gawin yon, inabot na naman nitong si Ronron ang isa pa na nagpatalon-talon doon sa mga higaan ng mga pasahero para habulin ang mga nagtatakbuhan na mga tao. Nang maabutan niya ito, sinapak niya ito sa mukha. Tumimbuwang ang aswang at bumagsak sa sahig. Ngunit biglang bumangon ito at inatake ng mga kalmot itong si Ronron. Hindi niya magagamit ang agimat ng tagulilong sa pagkakataon na ito dahil marami ang mga tao at marami ang mga ilaw na nakasindi. Pero sa tingin nitong si Ronron, sa gamit niyang agimat ng Kristo, sapat na ito para patumbahin ang mga aswang na nasa paligid. Nang mailagan niya ang ginawang pag-atake ng aswang, hinawakan niya ito sa liig at ibinagsak sa sahig, sabay ng pakawala ng ilang sunod-sunod na mga sapak. May nakita pa siyang anim doon sa likuran at patuloy na umatake doon sa mga tao. Kaya umigpaw ng mabilis itong si Ronron at tumakbo papasugod doon sa mga aswang. Habang doon sa unahang bahagi ng barko, nagkagulo na ang mga ito. Mabilis nang umibis itong si Tatay Makmak at inabot agad ang isang aswang na kinubawa na ang kapitan ng barko. Habang ang dalawa sa mga ito, inatake na din ang iba pang mga tripulante ng barko. Sa bilis ni Tatay Makmak, agad niyang naabot ang aswang at pinagsasapak niya ito habang nakahiga sa sahig. Agad itong umasab at nawala ng malay. Matapos na gawin yon ni Tatay Makmak, isinunod naman niya ang dalawa pa. Pinagsasapak ang mga ito ng albularyo. Umaangil na lamang ang mga ito at hindi rin makapaniwala ang mga aswang na mayroong pasahirong kayang sabayan ang kanilang bilis o mas higitan pa. Napagtanto agad ng mga ito na hindi ordinaryong tao ang umaatake sa kanila na si Tatay Makmak. Kaya mabilis nang umigpaw papalabas sana ang isa pang aswang. Ngunit naunahan na ito ng matanda at sinapak sa may ulo. Pagkatapos, hinawakan sa liig at hinila pabalik doon sa loob. Nakatayo na ang kapitan kahit na may sugat ito sa liig at balikat. Utos agad nito sa dalawang mga tauhan at sa chief mate ng barko na buksan ang lahat ng ilaw ng barko. Isarado ang pinto at tumawag para makahingi ng tulong. Wika ng kapitan ng barko kay Tatay Makmak. Maraming salamat sa iyong tulong. Saan kaya galing ang mga halimaw na ito? Sagot naman ng chief mate. Kapitan, galing ang mga iyan sa isla ng Sikihor at sumakay dito sa barko para bihagin ang lahat ng mga tao na pasahero, lalong-lalo na ikaw. Kaya napabaling ang tingin ng kapitan sa chief mate ng barko dahil nagtataka ito sa pinagsasabi ng kanyang opisyal. Ngunit kasabay noon, biglang pumutok ang bitbit nitong baril at tinamaan sa dibdib ang kapitan ng barko. Agad itong bumulagta sa sahig at binawian agad ng buhay. Pagkatapos, si Tatay Makmak na naman ang pinagbabaril. Pakialamiro ka, dapat din sa iyo ay mamatay. Tinamaan sa dibdib at balikat itong si Tatay Makmak, kaya natumba ito sa sahig. Mabilis naman na gumagapang ang albularyo at nag-uusal na ito ng mga orasyon. Gulat na gulat itong si Tatay Makmak sa ginawa ng tauhan ng kapitan. Sumunod naman ito sa kanya habang nakatutok pa rin ang hawak nitong baril. Isa kang hangala, mamatay ka na ngayon, tanda. At pinaputukan ang gumagapang na si Tatay Makmak. Ilang sandali pa, mabilis nang tumalon doon sa may bintana ang albularyo palabas. Ang nasa isip niya, kailangan niyang makalayo muna sa mga taong iyon. Mukhang kasabwat ang chief mate ng barko doon sa mga sumasakay na mga aswang. Nang makalabas na itong si Tatay Makmak,
Mabilis itong kumapit doon sa lubid at tumalon doon sa gilid ng barko at agad na nagtatago. Kailangan niyang makagawa ng paraan dahil sa tingin niya may ilang tripulante ng barko ang kasabwat ng mga aswang na ito at ang hindi pa nila alam kung ano ang dahilan ng mga aswang at ng chief mate ng barko kung bakit nila ginagawa ito. Mabilis ang kilos nitong si Tatay Makmak. Kinuha agad nito ang mga butin ng langis at ilang dahon na gamot. Maraming dugo ang lumabas galing sa kanyang mga sugat. Kailangan na maagapan niya ito. Kasama naman nitong si Ronron ang mga kaibigan at pinsan na sina Jose at Salva sa pakikipaglaban sa mga aswang at tinulungan ang mga taong inatake ng mga ito doon sa ikalawang palapag ng barko. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, napatigil din ang tatlo dahil sa mga narinig na putok ng baril na bumungad sa kanila. Hawak na pala nitong si Chief Mate Armando ang isang pasahirong matanda. Hawak naman ang dalawa pa nitong tauhan na kapwa-trabahante din ng barko, ang dalawa pang mga bata na hinablot nila habang nagkakagulo ang mga ito. Binaril ng chief mate ang dalawang lalaking nagtangkang tulungan sana ang mga bihag, kaya agad na bumulagta ang mga ito. Sigaw nito sa lahat, "Magsitigil kayo kung ayaw ninyong mamatay. Dumapa kayong lahat. Ang ayaw sumunod sa aking mga utos, babarilin ko." Takang-taka si Narunron, pero kailangan nilang sumunod at pakiramdaman muna ang mga sumunod na mga pangyayari. Kita nila ang pagbagsak ng dalawang lalaki nang barilin ito ng chief mate ng barko. Bakit kaya ginawa ito ng mga tripulante ng barko? Ano ang dahilan nila ng mga ito? Imbis na tulungan ang mga pasahero laban sa mga aswang, pero hindi ito ginawa. May ilan pa ang nagtatakbuhan, kaya tumakbo na si Narunron para tulungan at padapain ang mga ito. Ilang putok pa ang kanilang mga narinig. Pinagbabaril na pala nitong si Chief Mate Armando ang mga nagtatakbuhang mga pasahero kasama na si Narunron. Buti na lamang at walang tinamaan kahit isa ito, dahil nadamba na ito nila ni Ronron at pinadapa. Muling sabi pa nito sa kanila, "Walang mamatay kung susunod kayo sa aking lahat na ipinag-uutos. Tasyo, hanapin mo ang mga kumakalaban sa atin." Ang tinawag nitong si Chief Mate Armando ay ang mga kasabwat ng mga aswang. Mabilis naman na tumalima ang mga ito at hinanap agad sa lahat ng mga pasahero ang grupo nila ni Ronron, pati doon sa unang palapag. Napatigil na din sina Dominic at Lito dahil sa kanilang mga narinig na mga putukan. Tumigil na ang mga ito sa pag-atake sa mga aswang dahil may mga tao na armado doon na namimihag din ng mga pasahero. Ilang sandali pa, bumaba sa unang palapag ng barko itong si Chief Mate Armando at pinahanap niya sa kanyang mga tauhan at sa mga kasabwat nitong mga aswang ang mga kasamahan ni Tatay Makmak. Makalipas ang ilang sandali, nakita na ng mga aswang sina Salva at Jose. Binitbit agad ito ng mga aswang at pinagkakalmot pa. Buti at inawat ito ng isa sa mga tauhan ng Chief Mate. "Tama na yan, Tasyo. Kailangan ni Pinunong Armando na buhay ang mga iyan." Pero itong si Ronron, gamit ang mga kakayahan nito sa orasyon, agad itong nakapagkarga ng malakas na pambakod, kaya hindi ito nakita ng mga aswang. Sakto ang pwesto niya doon sa gilid ng barko kasama ang ilan sa mga pasahero. Doon naman sa unang palapag, nahuli sina Lito at Dominic ng mga tauhan nitong si Chief Mate Armando. Agad na dinala ang mga ito doon sa ikalawang palapag at iginapos ang mga ito kasama sina Salva at Jose. Dinala ang apat doon sa pinakagitna ng barko
at iginapos doon sa may poste. Bawat eskina ng barko ay gwardyado ng mga tauhan nito at ng mga aswang. Habang naglalatag ito doon, sabi pa nitong si Chief Mate Armando, "Tandaan ninyo ito, huwag kayong gumawa ng anumang masamang hakbang kung ayaw ninyong mamatay at matudas itong mga bihag na hawak namin." At pagkatapos, lumapit ito sa kinaroroonan nila ni Dominic. "Natutuwa ako at kasama pala kayo sa barkong ito. Mukhang masaya ang ating paglalakbay. Tandaan ninyo ito, huwag na huwag kayong gumawa ng anumang kilos na hindi ko magugustuhan. Marami ang mapapahamak." Tahimik lamang ang grupo nila ni Dominic. Nagpaikot-ikot ang kanilang paningin sa buong paligid dahil hindi nila nakita sina Ron Ron at Tatay Makmak. Sa dami ng mga putok na kanilang naririnig kanina, baka tinamaan na ang dalawa. Wika naman itong silito. "Nasaan na kaya sina Ron Ron at Tatay Makmak?" "Alam kong ligtas sila, Lito. Makiramdam muna tayo. Hindi pa natin alam kung sino pa ang mga kasabwat nila dito sa loob ng barko." Nagpatuloy ang biyahe nila, ngunit lumihis na ng daan ang kanilang sinasakyang barko. Ilang sandali pa, pumasok na doon sa navigation bridge ang chief mate ng barko kasama ang dalawang tauhan nito, ang kanang kamay kasama din ang pinuno ng mga aswang. Nagpulong agad ang mga ito. Balak nitong si Chief Mate Armando na dalhin ang barko doon sa isang maliit na isla, ang Isla ng Sungay. Wika nito sa mga kasama, "Tagumpay tayo sa ating plano, Tasyo. Pagdating natin doon sa isla, kailangan na maihanda agad ang mga dapat na kakailanganin at ang mga masasakyan ng mga ribulto. Tulad ng ating napag-usapan, sa inyo na ang mga ribulto, ngunit sa amin na din ang mga ginto. Matapos na makuha natin ang ating mga parte, kailangan na natin na maghiwalay ng landas." "Pinunong Armando, ano ang gagawin natin sa barko at sa lahat ng mga bihag?" Ang tanong ng isa sa kanila. Dumilat ang mata ng chief mate sa kanilang tauhan na nagtanong. "Hangal, nakita na nila ang ating mga hitsura. Susunugin natin ang barkong ito kasama ang lahat ng mga pasahero para wala nang ebidensya pa." Napangiti ang chief mate. Napakalaki ng halaga ng karga nila sa barkong ito. Lihim na ipinuslit nila ito kasama sa grupo nila ang kapitan din ng barko. Ang mga ribulto at mga ginto ay galing pa sa bukirin ng saray kung saan naman nakatira ang mga aswang na galing sa angka nitong si Tasyo. Ninakaw at kinuha ito ng grupo ng kapitan kasabwat ang ilan sa mga pulis at mga opisyalis doon sa lugar. Ihahatid nila ang mga ito doon sa Mindanao. May mga kausap na sila doon na mag-aabang. Kaya sa barkong ito, may ilan na mga pulis na kasama itong si Chief Mate Armando. Kasama din sa grupo itong si Chief Mate Armando. Ngunit hindi nagustuhan ito ang plano ng kapitan, pati na rin ang ilan sa mga pulis. Kaya gumawa siya ng paraan para mapasakamay nila ang mga ribulto at mga ginto. Habang doon sa ikalawang palapag, biglang napalingon itong si Dominic nang makita ang mga ginawang sinyas ni Ron Ron gamit ang kamay nito. Kaya napangiti itong si Dominic. Buhay ang kanyang kapatid at alam niyang nag-iisip na ito ng paraan. Pero kailangan nilang mailagay ang mga pasahero sa mas ligtas na lugar at magamot ang mga sugat nila ni Salva at Jose. Ngunit kailangan muna nilang patumbahin ang mga aswang na nagbabantay sa kanila. Sa kabilang banda naman, habang itong si Tatay Makmak, matapos na magamot ang kanyang mga sugat, dahan-dahan itong naglalakad
sa gilid ng barko para sana makasilip doon sa unang palapag kung ano na ang mga nangyayari doon. Ngunit may nakita siyang walong mga katao na armado ng mga baril ang dumaan sa kanyang kinaroroonan. Mabuti na lamang at agad na nakapagtago ito. Mabilis ang hakbang ng mga ito at pagkatapos, pumasok ang grupo ng mga kalalakihan doon sa isang pintuan. Kaya mabilis nang sumunod itong si Tatay Makmak. Kahit naramdam pa rin niya ang kirot galing sa kanyang mga sugat, hindi na niya ito inialintana pa. Nang makapasok na itong si Tatay Makmak doon sa may pinto, napag-alaman niyang pababa pa pala ito ng barko. Gamit ang kanyang mga kaalaman sa orasyon, mabilis siyang nakababa na hindi napapansin ng mga kalaban. Patuloy niya itong sinusundan hanggang sa papunta pa ang mga ito doon sa kasulok-sulukan ng barko. Rinig na nga nitong si Tatay Makmak ang ingay ng pagtama ng mga alon sa dingding ng barko. Hanggang sa makita niyang huminto na ang mga ito, mabilis siyang nagtago doon sa sulok at nag-uusal ng mga orasyon na sa bulak. Ilang sandali pa, nakita niyang may mga tao ang paparating. Armado din ang mga ito ng baril at nakikilala niya agad ang isa sa mga ito. Ito ang bumaril sa kapitan ng barko at sa kanya, ang chief mate ng barko, si Chief Mate Armando. Maganda ang pwestong pinagtataguan nitong si Tatay Makmak, kaya hindi siya makikita agad ng mga ito, lalo na nakapagkarga siya ng mga orasyon na sa bulag. Nang makarating ang grupo nitong si Chief Mate Armando, agad na inutusan ang mga tauhan nito na bitbitin ang lahat ng mga bagay na nakalagay doon. Hindi pa masyadong maaninag ni Tatay Makmak kung ano ang mga bagay na binitbit ng mga kalalakihan hanggang sa tumapat na ito sa kanyang pinagtataguan. Gulat na gulat itong si Tatay Makmak nang makita kung ano ang mga ito, mga ribulto at mga kumikinang na mga bagay, at alam niyang mga ginto ang mga ito. Ngayon, napagtanto na ng albularyo kung ano ang pinaggagawa ng mga ito. Umabot din ng kalahating oras ang paghakot ng grupo ng mga ito bago tuluyang umakyat doon sa itaas. Mabilis naman na sumunod itong si Tatay Makmak at nagtago doon sa unang palapag. Pagkatapos, umakyat ito papunta doon sa ikalawang palapag gamit ang isang lubid. Pagdating niya doon sa itaas, sumilip muna ito sa bintana ng barko at dito niya nakita ang mga nakagapos na sina Dominic at ang kanyang mga pamangkin. Pero wala sa mga ito si Rodron. Hinagilap niya ang buong paligid. Ngunit sa dami ng mga pasahiro at nakadapa pa, hindi niya makikilala at makita kung nasaan itong si Rodron. Gumapang ang matanda hanggang sa makarating doon sa hulihang bahagi ng barko. May mga aswang ang naglilibot at nagbabantay sa buong paligid at may ilang mga armado din ng mga baril. Tiningnan niya ang labas ng barko. May naaninag na siyang parang isang isla. Batid niyang lumis na ng daan ang barko ng kanilang sinasakyan. Hindi na ito papunta doon sa Mindanao. Nagkarga muna ang matanda ng mga orasyon. Kailangan niyang mahanap itong si Rodron para makagawa agad sila ng plano. Kailangan nilang kumilos habang hindi pa nakarating ang barkong ito doon sa isla. Ang iniisip kasi nitong si Tatay Makmak, baka mas mahirapan pa sila kung nandoon na sila ng isla. Doon naman sa gilid ng bridge, may mga nakagapos din ang nandoon. Parang mga nagtatrabaho din ang mga ito sa barko, ang tingin nitong si Tatay Makmak. Ilang sandali pa, matapos ang kanyang ginawang orasyon na pampalinaw, agad niyang natuntun ang kinaroroonan nitong si Rodron. Nagpalingon-lingon din muna itong si Tatay Makmak sa buong paligid. Pagkatapos,
may kinuwang isang maliit na buti ang matanda at binuksan ito habang nag-uusal ng mga orasyon. Ilang sandali pa, may dalawang maliit na mga paru-paro ang lumabas galing doon sa buti at lumipad ang mga ito papunta sa kinaroroonan nitong si Ronron. Makalipas lamang ang dalawang minuto, biglang napamulat itong si Ronron at napalingon doon sa pinagtataguan ni Tatay Makmak. Alam niyang ang kanyang ama ang nagpadala ng mga paru-parong ito. Mabilis itong kumilos gamit ang mga orasyon. Hindi napansin ng mga aswang ang mabilis nitong pag-ibis. Nakapagtago agad ito sa likod ng mga higaan at mabilis nang papunta sa kinaroroonan ni Tatay Makmak. Nang makarating na ito, agad na nagpupulong ang mag-ama. Uunahin nila ang unang palapag dahil mas kakaunti ang nagbabantay doon at hindi sila mahalata agad kapag itatago nila ang mga pasahiro doon sa pinakailalim ng barko. Kailangan lamang nilang mag-ingat at bantayan ang mga bantay. At ang grupo ng chief mate na mayat maya akyat baba ito ng barko. Mabilis nang bumaba ang dalawa gamit pa rin ang lubid ng barko. Nang makarating na sila sa unang palapag, agad na dumiritso itong si Tatay Makmak doon sa kabilang bahagi ng barko para doon simulan ang gagawing pag-atake. Walong mga aswang at dalawang may hawak na baril ang mga nagbabantay sa unang palapag, habang ang mga pasahirong takot na takot, nakadapa pa rin ang mga ito sa sahig. Sa isang sinyas nitong si Tatay Makmak, sabay nang umigpaw ang dalawa papasog doon sa mga aswang. Itong si Ronron, unang inatake nito ang dalawang armado ng mga baril. Mahirap na kung makapagpaputok ang mga ito, baka mabulabog ang kanilang mga kalaban. Isang hataw nitong si Ronron at nang tamaan sa liig ang isa, agad itong bumulagta at nawala ng malay. At bago pa makakilos ang isa pa, dinamba na ito ni Ronron at pinag-untog ang ulo nito doon sa isang nakakabit na bakal ng barko. Agad naman na bumagsak ang dalawang aswang nang matamaan ito ni Tatay Makmak ng mga palo gamit ang napulot na putol na tubo. Sa ulo tinamaan ang dalawa, kaya agad na nangingisay ang mga ito nang bumagsak doon sa sahig. Nagpulasa naman agad ang iba pang mga aswang. Ngunit agad na naabot ito ng pag-atake ni Ronron at hindi na rin hinayaan ni Tatay Makmak na makalayo pa ang mga aswang na ito. Ang ibang kalalakihan naman na mga pasahiro ay tumulong na rin ang mga ito. Mabilis na iginapos nila ang mga aswang at ang dalawang armado ng baril. Utos ni Tatay Makmak na dalhin nila ang mga ito doon sa ilalim ng barko at doon na din magtatago ang mga pasahirong ito. Gagawa pa sila ng paraan para mailigtas ang mga biyag doon sa ikalawang palapag. Tinuruan din muna ni Tatay Makmak ang mga pasahiro sa daanan pababa ng barko. Habang itong si Ronron, nagpaiwan ito para magmamasid sa buong paligid. Kailangan kasi nabilisan nila ang kanilang mga kilos dahil maaaring mayroong bababa na mga tauhan nitong si Chief Mate Armando. Nang makabalik na itong si Tatay Makmak doon sa unang palapag, agad na umakyat si Tatay Makmak padaan uli doon sa mga lubid, habang unti-unting umakyat naman itong si Ronron doon sa hagdanan ng barko. Ngunit nakasalubong niya ang grupo ni Chief Mate Armando na bababa sana doon sa unang palapag dahil may mga narinig itong ingay. Gulat na gulat ang mga ito nang makita itong si Ronron. Agad nila itong pinaputokan at hinabol doon sa baba. Mas lalong nagulat ang mga ito nang makitang walang natitirang anumang pasahiro sa unang palapag. Wala na din ang kanyang mga bantay, pati na ang mga aswang. Kaya agad na nakaramdam ang mga ito ng panganib
inutusan agad ang mga tauhan na halugugin ang bawat kasuluk-sulukan ng barko para mahanap itong si Ronron. Dahil sa kaguluhan sa baba, nagkaroon ng pagkakataon itong si Tatay Makmak na maatake ang mga kalaban doon sa ikalawang palapag. Agad na inatake niya ang apat na nakapwisto malapit sa bridge ng barko. Sunod-sunod na palo ang kanyang ginawa gamit ang putol na tubo. Nang tamaan niya ang mga ito sa ulo at sa iba't ibang parte ng kanilang katawan, hindi na nagawa pa ng mga ito na makapagpaputok. Agad na bumagsak ang mga ito sa sahig at nawala ng malay. Nagkagulo na din doon sa ikalawang palapag ang mga aswang na pinamumunuan nitong si Tasyo. Mabilis nilang inatake itong si Tatay Makmak. Nang makita naman ito nila ni Dominic, agad na nakahulagpos na ang mga ito sa mga nakagapo sa kanila. Kanina pa nila ito nakalagan. Naghihintay lamang sila ng magandang pagkakataon para kumilos. Tama nga sila sa kanilang hinala. Naghanap lamang ng pagkakataon sina Tatay Makmak at Ronron para kumilos. Ang ginawa nila ni Dominic, hinarang nila agad ang mga papasugod ng mga aswang. Kahit na may mga sugat sina Salba at Jose, walang pakialam na ang mga ito. Utos naman itong si Tatay Makmak, "Dominic, Lito, harangin ninyo ang hagdan galing sa unang palapag para hindi na makakyat ang grupo nila dito sa taas." Mabilis naman na tumalima ang dalawa. Itong si Lito, mabilis na kinuha din ito ang dalang baril na nasa kanyang bag. Naputol ang pagsasalita ni Tatay Makmak dahil biglang bumukas ang pintuan ng bridge. Marahil narinig ng mga tauhan ng Chief Mate ang kaguluhan sa labas ng ikalawang palapag. Ang mga pasahero naman, dahil bumulagta na ang ilan sa mga aswang, nagkaroon na din ng tapang ang mga kalalakihan. Kailangan nilang tumulong dahil ayaw din ng mga ito na magiging pagkain ng mga halimaw na aswang na ito. Mas marami ang bilang nila at mas lamang na sa mga kalaban dahil kina Tatay Makmak at sa mga kasamahan nito. Batid nilang hindi basta-basta ang grupo ng mga ito dahil sa mga ipinakitang lakas at bilis ng grupo nila ni Tatay Makmak. Batid nilang hindi ito kayang gawin ng mga normal na tao. Makalipas ang ilang sandali, gumulong naman agad itong si Tatay Makmak dahil nakaumang na ang mga baril ng mga kalaban sa kanya. Mabilis na nag-usal ang albularyo ng mga orasyon at may mga sinasambit pa itong mga banyagang salita. Pagkatapos, umihip ito sa hangin sabay turo doon sa mga kalaban. Nang iputok na ng mga kalaban ang kanilang mga baril, gulat na gulat ang mga ito dahil kahit isa walang pumutok sa hawak nilang mga armas. Agad na napasigaw ang isa nang tamaan ito ng palo ni Tatay Makmak gamit ang hawak na tubo nito. At pagkatapos, pinalo pa niya ito sa ulo. Agad itong bumulagta. Dahil sa bilis ng kilos ng matanda, hindi na nailagan pa ng mga armadong lalaki ang ginawang pag-atake ng albularyo. Sunod-sunod na bumagsak ang mga ito at agad na nawawalan ng malay. Nang bumagsak na ang limang mga tauhan ni Chief Mate Armando, mabilis na kinalaga ni Tatay Makmak ang ibang mga tripulante ng barko na nakagapos. Wika ni Tatay Makmak pagkatapos, "Ngayon, hawak na natin itong barko. Kailangan na ibalik ninyo ang unang ruta natin papuntang Mindanao. Isarado niyo mabuti ang bawat pasukan dito sa bridge para hindi na kayo mapasok pa ng ating mga kalaban. Tatawagin ko na lamang kayo kapag natapos namin ang lahat ng mga halimaw dito sa labas." Pagkatapos, mabilis nang tumungo ang anim. Wika noong isa na kailangan na mailigtas din nila ang mga taga-barko na
itinali din doon sa engine room. Ako na ang bahala sa kanila. Doon na kayo sa loob. Muling utos nitong si Tatay Makmak. At pagkatapos, nang muling binalingan nito ang mga nagkagulong mga aswang, apat na lamang ang natitira sa mga kalabang halimaw kasama ang pinuno nila. Pagkatapos mabilis nang tumalon ang mga ito palabas ng barko. Hanggang sa magpalit ng anyo ang mga ito sa pagiging ibon. Ngayon, nakuha na nila ang ikalawang palapag. Agad na pinahiga nila ni Tatay Makmak ang mga sugatan at binigyan agad ang mga ito ng lunas. Nagkabarila na din ang mga tauhan ni Chief Mate Armando na nasa unang palapag at itong si Lito dahil gusto ng mga kalaban na makabalik na sa ikalawang palapag. Ngunit nakaabang sina Lito at Dominic doon sa hagdanan. Matapos na maiayos ni Tatay Makmak ang mga pasahero doon sa ikalawang palapag, agad na bumaba ang mag-ama na sina Tatay Makmak at Dominic papunta doon sa unang palapag para tuluyan nang tapusin ang chief mate ng barko at ang kanyang mga tauhan para mahanap din nila agad itong si Ronron. Ngunit pagdating nila doon sa unang palapag, nakita nila na mayroong hawak na mga bihag ang mga ito. Sigaw pa nitong si Chief Mate Armando na papatayin nila ang mga bihag kapag hindi sumuko ang grupo nila ni Tatay Makmak. Wika agad ni Dominic kay Tatay Makmak. "Tatay Mak, kailangan na mailigtas natin ang mga bihag bago pa mapatay ang mga ito ng ating mga kalaban." Nagpalingon-lingon itong si Tatay Makmak. Kita niya ang mga nagpalipad-lipad na mga malalaking ibon. Umaligid ang mga ito sa barko. Alam nila na ang mga aswang ang mga iyon. Wika uli ni Dominic doon sa kanyang ama. "Hindi na makakalapit ang mga iyan, Tatay Mak. Takot na ang mga aswang na iyan." "Oo, Ronron. Kunting oras na lang, matatapos na natin ang mga demonyong ito. Kailangan natin na makagawa ngayon ng mga malalakas na orasyon upang mailigtas agad natin ang mga bihag." Alam kong may binabalak si Ronron para sa mga ito at nagtatago lamang ito sa paligid nitong barko. Sa kabilang banda naman, habang itong si Lito patuloy na nakipagpalitan ang mga ito ng putok doon sa mga kalaban, doon naman sa pinakaibaba ng barko, kasalukuyang iniligpit na ni Ronron ang mga nagbabantay doon sa mga nakagapos sa engine room. Apat na mga armado ang inatake nitong si Ronron gamit ang bilis nito. Sa loob lamang ng 5 minuto, nakabulagta na ang mga kalaban at wala na ring malay. Mabilis na kumilos ang mga ito para ilihis ang takbo ng barko matapos na makalagan ang pagkagapos nitong si Ronron. Nang tawagan naman nila ang mga kasamahan sa itaas na mga tripulante, masayang masaya ang mga ito nang malaman na hindi na kontrolado ng mga kalaban ang pagmaniubra ng barko. Ligtas na sila at makakarating na ng lugar ng Mindanao na walang anumang kahirap-hirap. Ngunit nakakalungkot lamang na may mga namatay sa kanilang kasamahan, lalo na ang kanilang kapitan. Wika ni Ronron na isara muna nila ang lagusan galing sa unang palapag pababa papunta ng engine room dahil tatapusin na muna nila ang grupo ni Chief Mate Armando. Paakyat na itong si Ronron sa unang palapag habang sina Tatay Makmak at Dominic nang matapos na ang kanilang ginawang orasyon, mabibilis nang naglalakad ang dalawa papunta doon sa kinatatayuan nila ni Chief Mate Armando. 5 ang hawak nilang mga bihag at mayroon pang 8 mga tauhan nito ang kasama at may mga hawak na malalakas na mga armas. Nang makita sila ng grupo ni Chief Mate Armando, agad na tinutukan sila ng mga barel. Wika nito, "Mga pakialamiro kayo. Magbabayad kayo ngayon sa inyong pakikialam." At kinalabit agad nito ang hawak na barel, pati na rin ang mga tauhan nito
pinaputukan na sina Dominic at Tatay Makmak. Medyo napailag itong si Dominic at napatago kay Tatay Makmak. Gamit kasi nila ang isang orasyon na paninlang. Hindi sila tatamaan ng mga bala kapag nanalig sila sa kanilang mga orasyon at maniniwala na hindi sila tatamaan. Ngunit unang bisis ngayon na sinubukan nito ni Dominic ang kaalaman. Alam niyang malakas ang kakayahan ng kanyang ama sa orasyon na ito. Pero kinakabahan pa rin siya. Hindi naman siya katulad ni Ronron na sanay na sa mga labanan na ganito at sa paggamit ng mga orasyon na matataas. Sa madaling salita, nag-alinlangan pa itong si Dominic. Kaya dinaprisan siya ng bala sa kanyang balikat at agad na napagulong para makatago doon sa likod ng mga higaan. Pero itong si Tatay Makmak, wala itong pakialam. Tuloy-tuloy ito sa paglalakad papunta sa grupo nila ni Chief Met Armando. Gulat na gulat pa nga ang mga ito dahil alam nilang tinamaan ang isa nitong kasama, itong si Dominic. Ngunit sa kanilang isipan, bakit hindi tinamaan ang matanda? Hanggang sa makalapit na nga ito sa kanila, wika ni Tatay Makmak, "Ikaw ang magbabayad ngayon sa kasamaan mo." Napapatras na itong si Chief Met Armando at natataranta. Ngunit ang ilan sa kanyang mga tauhan, bumunot ang mga ito ng itak at patalim. Dahil ang buong akala nila, kung hindi man ito tamaan ng bala, sigurado naman sila natatamaan ito ng kanilang mga taga at saksak. Ngunit nang biglang mawala sa kanilang harapan, itong si Tatay Makmak, napasigaw na ang isa sa kanila dahil tinamaan na ito ng palo ng albularyo sa paa at ulo. Kumilos naman agad ang ilan sa kanila at hinagilap ng mga saksak itong si Tatay Makmak. Ngunit sobrang napakabilis nito na hindi nila kayang tamaan hanggang sa biglang nagiging dalawa na ang kanilang kalaban. Bumagsak pa ang dalawa nang matamaan ang mga ito ni Ronron. Nakaakyat na pala ito galing doon sa ibaba ng barko papunta sa unang palapag. Tinulungan agad nito sina Tatay Makmak at Dominic. Bumaba na din itong si Lito galing sa ikalawang palapag para tumulong na rin sa kanila. Kaya sa loob lamang ng 10 minuto, nakabulagta na ang lahat ng mga tauhan nitong si Chief Met Armando at wala ng mga malay ang mga ito. Nakawala na din ang mga hawak nilang bihag habang itong si Chief Met Armando nakasandal na ito doon sa gilid ng hagdan. Nanginginig ang buong katawan at hindi malaman ang gagawin. Wika nitong si Tatay Makmak, "Ngayon, mabubulok ka na sa kulungan pagdating natin sa daungan ng barko." Iginapos nila ito at dinala doon sa bridge ng barko. Habang ang mga nawala ng malay, dinala nila ito sa ikalawang palapag at iginapos din doon. Sa bridge naman nila dinala ang lahat ng mga ribulto at ginto. Nakatawag na din sila ng mga pulis doon sa lugar. Napaiyak na lamang at lubos na nagpapasalamat ang mga pasahero sa ginawang pagtulong at kabayanihan ng grupo nila ni Tatay Makmak. Samantalang itong si Tatay Makmak at ang mga kasama, hindi pa rin makapaniwala ang mga ito na ang plano nilang simpleng makipista doon sa lugar ng Clarin. Nakaharap pa nila ang mga aswang at nakakalaban ang sindikato. Makalipas ang ilang oras na biyahe, tagumpay na narating nila ang daungan doon sa Plaridel. May mga pulis na din ang nanghihintay doon. Agad na dinala ang mga ito. Dinala ang mga sindikato, lalong-lalo na itong si Chief Met Armando. Dinala naman sa ospital ang mga sugatan na pasahero, samantalang ang mga ribulto at ginto, planong ibabalik nila ito doon sa isla ng Secior. Humingi sila ng tulong sa grupo nila ni Tatay Makmak. May mga pulis pa na kasabwat sa sindikatong ito at ilang opisyal ng bayan
kung saan nakuha ang mga ribulto at mga gintong ito. Malawak kasi at malaki ang sindikato at maraming mga kasabwat ang mga ito doon sa isla ng Sikihor. Kailangan pa rin nila ang tulong ni Tatay Makmak. Wika naman ni Tatay Makmak. Maibalik natin na ligtas ang mga ribultong ito, pati na rin ang mga ginto. Kailangan lamang natin na magkaisa at tugisin ang mga tiwaling opisyal doon sa aming lugar. Tutulungan namin kayo.